Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Magandang buhay mga katiyets. Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong pressure marker analysis. At meron tayong natanggap dito. Ito yung napakagandang video. Bago tayo mag-umpisa, subscribe nyo muna ang channel. Click that red button down below. Okay, ito yung picture. Ang video na padala sa atin. Napakaganda nito. I guess multiple pressures ang nariyan sa site na yan. Bago tayo mag-umpisa nito, shout out muna. Alright, shout out tayo kina RG Batak. Shout out kay Kirin Tapilo, kay Intensity, kay Hyacinto Fimia, Tati Nariman Salay, user CE5. Shout out din kay Cirilo, Jaom, Uncle, Makasabi Vlog, kay Romel Laudiza. Shout out kay Glenn Mario, kay user QG9, Robert Cabunilas, Long Platero, John Tox, kay Arnel Lapur, JC Forte, kay Emil Lanera, shout out kay LJ Bimisor, Vince Macabio, Dennis Mordino, Peps Gilmar, Tito Asas, kay Arcadio Angkon, Zaldi, kay Danilo, kay Fermin Makasling, Milky Kruger, kay Richie Sipada, Ray Panis, and lastly, shout out kina Angelito Capistrano, kay Nicanor Angel, at kay Gwen Hanna Lumaino, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Alright mga katiyats, ito yung padala sa atin na video ni katiyats. Magandang site ito sa palagay ko, multiple treasure ang naibaong dito. Atin muna panoorin ang whole video bago tayo mag-advise. Ito sa unang button na ito, dito sa gilid. Harap siya pababa. May dalawang butas. Kanyang lalim. Mas malalim to kaysa dito. Ah, pareho lang halos. Dalawa. Tapos, ito po yung parang ibon. Tapos, alam kung triangle ba yan? Nakaturo sa ibon. Tapos, ito yung arrow na may butas. At ang inaturo nitong ibon na ito ay yung bato dito na pangalawa. Itong bato na pangalawa. Ang pangalawang ito ay nakaharap din doon sa baba, doon sa araw na yun. Saka doon, yun yung gitna, yung baba. Ito po yung nandito, ito yung maliit na triangle. Ito yung box. Hindi naman po siya ganun kalalim. Tapos, itong bago magdalawang bato na ito, meron siyang malaking bato dyan. Sa gilid dyan. Yan po, parang may dalawang mata. Tapos itong malaki na ito. Yan po. Yan ang kanyang itsura. Tapos ito pa, mayroon triangle din po na bato. Ang nagaturo dito, doon sa may araw na yun. Yun yung unang bato. So, ito po yung madadaanan papunta dun sa dalawang araw, yung gilid na yan. Ito yung pinakadalawang, pangalawang batong maliit. Tapos, dun po kita punta sa pangatlo. Yung pangatlo po ay nandun. Ito po, yung inasabi ko na hindi siya bilog. Letter D po. Box po ba yan? Ito. Tapos, ito yung mga nakikita kong itsura dito sa ano. Dito sa pangatlong bato ito. Kaya, yun po. Balik po na kita dun sa araw uli na bato. Okay, ito yung unang bato kanina na mayroong sinabing parang ibon na marka. Ayan. Sa palagay ko, hindi yan ibon. Para siyang mata. At meron din siyang arrowhead. Nakaturo doon sa
maraming nagkakumpulan ng mga bato. At sa gilid nito ay mayroong dalawang butas na iba rin ang direksyon na tinuturo. Ang tinuturo ay ang tinitingnan ng mata at ng dulo nitong bato na parang siyang arrow shape rock na merong tulis na nagtuturo doon sa bandang kaliwa. Ito yung dalawang butas, isang bilog, isang parang triangle. At dito sa kanyang norte, ito yung mga kumpul-kumpul na bato. Ito, maganda rin yan na bato. Pwedeng ano rin nyo yan mga katiyats. Yung parang kwadradong bato. Yan, maganda yun. Tingnan yung mabuti yung kwadradong bato kanina. Baka merong circle marker yon, parang merong circle. At kapag merong bilog yon na bato, na malaking bilog, kahit mababaw lang ang pagkamarka ay pwedeng naroon ang isa sa mga item. Ito yung pinakamaganda. Yan. Yan ay mukha. Merong bibig sa kanyang baba. Dalawang mata. Malaki at maliit. At meron ding letter D. Letter D ba yan? Sa kanyang likuran. At merong hugis palaka dito. Ito. Yan. Hugis palaka yan. At dito ang turo sa ating harapan. Kaya maganda ang site na ito ay Guess Multiple Treasure. Maraming treasure ang nakabaon dito. Mga katiyets, kaya congrats sa inyo. Ang gawin nyo na lang dyan ay humanap kayo ng kapartner nyo na merong mga detectors or scanners or kahit gamitan lang yan ng dowsing rod at pendulum, jump wand at aura meter, ay pwedeng malocate nyo ang ibang mga nakabaon dyan, mga katiyats. Okay, maya-maya atin balikan sa picture para hindi gumagalaw. Atin i-analyze doon ang mga ito. Yun, parang man-made na butas yun. Dito, marami palang bato dito na lugar. Kaya maguguluhan talaga kayo dyan. Kaya dapat ang hanapin nyo talaga ay ang man-made na mga marka. Okay, dapat humanap kayo ng sign ng arrow, kahit isang litra na meron dyan, kahit letter A, letter B, C or X na man-made. Yun ang mga nagtutukoy ng mga mababaw na mga treasures. Yan na ba ito ay maganda ang hugis niyan. Pwedeng may marker yan. Kaya tingnan nyo. Sa una, no, meron akong nakita doon. Yung may parang kanal na mga bato. Maganda yun, KTX. Sa unahan ang bato na yan. Meron doon in-engrave na kanal. Yung kanal na yon na group ng bato, yun ay guide ng direksyon. Sa unahan yata yan. Okay, so ito, maganda yan na bato. Kwadradong bato. Okay, sign for treasure din. Ito naman. Okay. Yan ang sinabi ko na parang may groove sa gilid. Yan. Sundan nyo lang ang guhit na yan. Nakaturo yan sa ano. Ang direksyon yan ay pababa.
pwedeng mag-test din kayo dyan. Napakaraming dapat i-test din nyo sa lugar na ito, lalo na yung sinabi ko kanina na palaka, na hugis, na bato. Ayan o yung groove, tingnan yung mga katiyats. Yung guhit na malalim, nakaturo yung bulba. Ayan, yung isa doon, merong bilog na maganda. Yung sa may puno. Sa may puno ng niyog, yung isa doon na parang flat na bato na may bilog na marka. So, tingin ko yun ay legit. Hindi nilang na focus ng matagal. Okay, so dito ay normal lang ang mga bato rito. Itong parang square, ito, yan. Tingnan nyo mabuti yung bato na yun, yung parang square hole. Ang dami nyan, kaya kung meron kayong kagamitan dyan, paggawa na lang kayo muna ng dowsing at itry nyo pag-douse ang kainahinalang mga hugis na bato dyan. Kung saan ang malakas mag-ikis ang dowsing, doon kayo mag-test dig mga katiyets. Basta malapit lamang sa mga marka. Magandang buhay mga katiyets at napakaganda ng marker na ito. Ang bato na ito ay sadyang hinugis siya kasi nag-letter L siya, nakaganyan. At matulis yung kanyang ulo. At dito ay meron siyang parang ano to, square hole na mata. So yan ay box. Parang box siya tingnan. Pero in close up ay para siyang mata. At sabi ni Katietz ay parang ibon. Tingnan nga natin ang close up nito. Ito yan. Ito ba yun? O, tingnan natin ulit. So, ito yata yun. Ayan. Sa tingin ko ay parang mata nga siya. Nagaganyan, di ba? Nagaganyan yan ang original niyan. So, mata siya nakatingin dito na banda. So, balikan natin ang kanyang nilagyan na bato, ito yon. So, mukha nga ito ng hayop. Meron ilong. Okay, so ito'y ano, mata nga ito. Okay, nagaganyan siya na mata. Ayan. At tama tayo dito siya tumitingin. At yung ilong niya, kung tingnan natin ang tulis, ay ganun din ang pinupuntirya. At sa gilid nito, yung gilid niya, nagaganyan kasi yan. Ang gilid nito ay mayroong parang triangle na maliit na butas at isang bilog. So yan, supporting ano yan, signs ng direksyon. Itong triangle, nagturo siya papunta dito rin. At itong dot, yan ay kanyang distansya. Karamihan ng dot, 5 meters ang layo. Pero minsan merong 3 or 4. Kaya diyan tayo mag-test dig sa 3, 4, 5 meters. Pinakamalayo niyan ay 7. Kaya meron tayong formula na 3, 5. 7 meters na mga test dig sa harapan ng mga ganyang marker. Sa ibabaw nito ay merong ganyan. Ito, may dot. At ang linya na yan ay doon yan nagkaturo sa mga nagkumpul-kumpul na maraming bato. Kaya sa palagay ko, at kahit kayo naman ang mag-ano dyan, ay meron doon sa kumpul-kumpul na bato at meron din dito sa sinisintro nitong tinitingnan nito, nitong mag-iisang mata.
sabi ni Katia at sa ibon. Okay, kung may tubig siya ay para siyang ibon, tingnan. Pero kung walang tubig, makikita mo yung ito sa close up. Makikita mo yung meron pa dito yan, nagaganyan. Kaya, ayan. Okay, siya ay mata. Lalo na, nakatingin siya sa papunta dyan. Okay, so dito muna tayo mag-concentrate. Ito, ngayon natin muna i-drawing itong bato na ito. So, nagaganyan yan. Nagaganito yan. Matulis ang kanyang mukha at merong mata. Nagaganyan. At sa gilid niyan ay merong maliit na triangle saka isang butas. Yan. So, yan. Ang ilong niyan ay pointer, ang mata ay nakatingin. So, tingnan lang kung saan nakasentro ang mata. Kung malayo bang tinitingnan niyan. Pero dito sa gilid ay binigay niya ang kanyang distansya. So, tatlo lahat ang signs na nagtuturo na narito ang item. Okay, unang distance pinakamalapit, 3 meters. So, dito yan. And then, pangalawang test dig natin kung wala sa 3 ay 5. Pagsamahin na lang yung 4 and 5 meters, isang hukay lang yan, na paoblong, paganyan. At kung wala, wag mawala ng pag-asa. Last test dig na distance ay 7 meters. Yan, maraming nagkakuha dyan sa ganyang distance. 5-7 meters. Okay, at yung nagkumpul-kumpul naman ang mga bato na dito banda, meron akong nakita dyan. Kaya ito yung unang, sa tingin ko ito yung malaki dito. Ito yung malaking deposito. Medium deposit, mas maganda. Or malaking giveaway, mas maganda. Itong dito na banda, kasi hindi masyado maganda ang mga pointers doon. So palagay ko ang meron dyan ay giveaway na siyang hinahanap natin. Okay, tingnan natin yung giveaway. Ito pala yung sinabi ko na yan, triangle yan at dot. Yan yung sa gilid ng bato na yun. Okay, so kung ito ang sundan na linya, meron siyang dot. Ay, ibang klase din to. Doon, pupunta tayo sa direksyon na yan, ay may makikita tayong ganito. Ano ba yan mga katiyats? Parang dragon yan, di ba? Sumata yan, klarong-klaro. At meron din siyang ilong. Ngayon ang kanyang bibig. Ayan, ay parang litrang D. Kaya kung litrang D yan, misleading ito. Kung litrang D yan, ay nasa likod ng bato na yan. So kung ganito ang hugis ng bato na yan, parang ano kasi yan, matulis. So narito yung dalawang mata, narito yung litrang D sa bibig niya. Ang direksyon kasi ng D ay papunta yan sa likod. Kaya unahin niyo muna ang likod yan kapag mayroong space. Okay, distance lang kayo. Dumidistance siya sa likod ng bato ng 2 to 3 meters. Yan lang. At dyan mag-test dig sa likod. Una yan. Yan ang una nating test dig dyan. 2 to 3 meters distance. So, paoblong na hukay yan. Ngayon, pangalawang approach dyan ay okay, dahil arrow way na ito, matulis na ito, yan ay arrow. Kaya dito tayo maghukay pangalawa sa kanyang harapan. Given ang distance dyan sa D ay 4. 4 meters ang D. Kaya yung likod, dagdagan nyo lang yan ng 4. 2 to 4 meters ang likod. Manigurado tayo at pinakamalapit na distansya ay 2 meters given sa mata na distance. So 2 and 4 meters lang sa harapan ng bato na yan, mga katiyets. At napansin nyo ba kanina, mayroong katabi ito na bato. At ang bato ay may marka na dalawang butas na ganyan. So ang dalawang maliit na butas ay pwedeng 2 meters
At given yan dito sa ating binicode na bato, sa dalawang mata niya ay 2 meters. So, maganda. Ito kasing dot dito, nakaharap yata yung katabing-katabi lang ito na bato. Ng bato na ito na may parang dragon na mata. Ang dot niya ay dalawa, maliit. At nakaharap yan dyan. Kaya, posibleng ito ang tinuturo ng bato na ito. At ito naman ang bato ay nagtuturo ng final digging spot sa kanyang harapan or sa kanyang likod. Okay, so yan lang aking pag-decode niyan, mga katiyats. Good luck sa inyo. Legit treasure site yan. Kaya gawin nyo, paggawa kayo ng dowsing rod, kasi yung dowsing rod gagastos lang kayo dyan ng itong wala pang 500 pesos ay tapos lang inyong dowsing rod. Magpaturo na lang kayo kung paano gamitin yan. Okay, ngayong December, mga itong third week of November pala, baka November lang, third week, ay magparapol ako ng dowsing sa mga avid followers ko. Kaya yung mga maraming comments, yun kaagad ang mapansin, at maraful ng mga pangalan para mapadala natin ng dowsing rod ngayong third week of November. So darating yan sa inyo first week of December, mga katiyats. Kaya palagi lang mag-comment para mapansin ang inyong mga pangalan para sa ating dowsing rod na pamimigay natin. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless you all at ingat kayong lahat.